Makalipas ang ilang buwang paghihintay ay sa wakas ay natapos na nga ng mga F-16 Fighting Falcons ang kanilang isinagawang inaugural missions at tuluyan na nga nitong naabot ang himpapawid at ang teritoryo ng Ukraine. Base sa ulat ng ilang mga news outlet na kalaunan ay kinumpirma na rin mismo ng ilang mga US officials ay isinaad nga ditong ang kauna-unahang batch ng mga F-16 warjets na ibinibigay para sa hukbong pang-ere ng mga Ukrainians ay dumating na nga sa Kyiv at dito ay nagkandak na rin iyon ng ilang mga mission na may kinalaman pagdating sa mga air defense tactics. Kalaunan matapos lang ang isang araw nang ilabas ang balitang nasambit ay nito nga lang kalilipas o saktong pagpasok ng buwan ngayong Agosto ay namataan agad ang isang pixelated image o larawan kaugnay sa isang aircraft na nakitang lumilipad sa himpapawid na sakop ng Lviv at ayon nga sa claim ng karamihang mga expert military vlogger ay isa nga iyon sa mga F-16 Fighting Falcons na ipinadala para ipagtanggol ang sakop na ere ng bansa ng Ukraine. Matatandaang ang development para sa pagbibigay ng mga naturang Western jets para sa inaataking nasyon ay kasunod ng napagkasunduan at pangako ng international coalitions na kanilang ang aarmasa ng mga F-16 warjets ang Ukraine at ang kauna-unahan ng batch ng mga iyon ay titiyakin umano nilang makamit ng Kyiv sa pagtatapos ng buwan ng Hulyo na siyang ang kanila namang tinupad tulad sa atin ngayong ibinabalita. Sa ngayon ay inaasahan ngang kasama ang unang hanay na ipinadala ay inaasahang aabot ng nasa 79 units na mga F-16 Spider aircraft ang siyang ibibigay sa Ukrainian Air Force at ito ay magmumula galing sa donasyon ng mga bansang Belgium, Denmark, Norway at gayon din ang mula sa The Netherlands. At bagamat nasabi na ngang mas lumang mga variant na dinecommission ng mga nasambit na nasyon ang siyang mga F-16 na maipapadala o ipinadala sa Kyiv, ay nanindigan pa rin ang kampo ni Zelensky na magkagayunman kahit na nga umano older version ito ng naturang mga aircraft ay tiyak talagang mas madaragdagan ito ng air power ang kanilang persang panghimpapawid katuwang ang kanilang mga kasalukuyang air fleet na binubuo nga lamang ng ilan sa mga outdated na mga Soviet fighter jets. Mga kataps, kung inyong maaalala ay natalakay ko na rin sa isa sa ginawa kong video ang ukol sa lakas ng mga F-16 Fighting Falcons at kung ano ang natatangin nitong mga kapabilidad at kung gaano nito mapalalakas ang persang pang-ere ng ating bansa sakaling ang swertihin na ito ang siyang mapili ng ating Philippine Air Force. Sa mga nais na malaman o muling mapanood ang ating buong analisasyon ukol sa kakaibang abilidad ng mga F-16 warjets ay mangyaring hanapin lamang ito sa playlist ng ating Katops Info Channel. Muli ay mabalik tayo kaugnay sa ating ibinabalita. Nabanggit ko nga kanina lamang na mas luma o older variant ng mga F-16 ang siyang ibibigay sa Ukraine. Subalit alam nyo ba mga kataps na bagamat hindi ito ang latest na version ng mga Falcons ay talaga namang hitik pa rin ito sa mga pinataas na kakayanan at ability sapagkat ang naturang Viper o klase ng F-16 Fighting Falcon na iniretiro ng bansang Denmark, Norway at ng The Netherlands ay yun ngang mga tinatawag bilang ang mga F-16's MLU variant o may ibig sabihin na midlife upgrade. Sa kabila ng ilang mga sinasabi ngayon na dahil nga daw sa 4th generation warplanes lamang ang mga Viper o Fighting Falcons ay nakadepende nga daw lamang sa mga dadalhin o ikakarga dito mga weapons upang makasabay ang combat capabilities nito laban sa mas maraming Russian jets na umaaligid sa kalangitan ng Ukraine. Subalit nakalimutan din yata ng mga nagsasabi at mga nagmamaliit sa F-16 na sa kasalukuyan bagamat isa nga lang ito sa hanay ng 4th generation aircraft ay matatandaan din namang sa ngayon ay puro 3rd at 4th generation lang din ng mga warplanes ang siyang ang tinataglay ng Russian Air Force. Oo nga't sabihin na natin na meron itong nag-iisa at natatanging inilabas na 5th generation fighter sa katauhan ng kanilang Sukhoi Su-57 Palon ay maaalala din ngang napakaraming kritisismo ukol sa binuong stealth jet na ito ng mga Ruso kung kaya't sa ngayon ay ito nga ang binansagan bilang ang pinaka-worst stealth fighter jet dito sa ating mundo.
Ang ipinararating nga lang dito ay talagang ang malaki ang maidaragdag na air power para sa Ukraine ng mga Western jets na F-16. Lalo pangat ang mga makakatapat lang din ng mga ito ay yung ilan lang din sa mas lumang henerasyon ng mga Soviet air fleet ng Russia at mangilan nilang mga 4th generation warplanes na mga ito. At bilang karagdagan pa upang mas makasabay ang mga Falcons na ipapadala sa Ukraine ay mismong ang US na ang magbibigay ng mga mas advanced na missile na iaarmas dito, kabilang na ang AIM-120 Advanced Medium Range Air-to-Air Missile o ang mas kilala sa tawag na AMRAAM, gayon din na mga AIM-9X Missile, kasama pa ang AGM-88 HARM Anti-Radiation Missile at ito pang mga JDAM o ang extended range na mga small diameter bombs. Sa kabilang banda ay marami din namang mga pag-aanalisa at nagturang ang pagde-deploy o ang pagkakaroon ng mga F-16s para sa Ukraine ay hindi magsisilbing isang silver bullet o natatanging armas para iangat ng buo ang sandatahang panghimpapawid ng inaataking nasyon. Isa umano sa mga dahilan dito ayon pa rin sa ilang mga military expert ay dahil sa hindi naman ganun kadami ang units ng F-16 ang siyang ang maipapadala sa giyera. At kasama din sa mga posibleng maging sanhi ay hindi naman gaano umano tahasang nasanay sa pagpapalipad ng ganito klaseng aircraft ang mga Ukrainian pilot kumpara sa mga Rusong piloto na mas gamay na ang mga ginagamit nitong sariling gawang mga war jets. Magkagayon man, sakaling ito nga ang maging tunay na senaryo sa oras ng aktwal na pagsabak ng mga F-16 sa teritoryo ng Kyiv, ay maaari pa rin naman itong maging mahusay na sandata pagdating sa mga defensive role at lalong-lalo na para wasakin ang ilang mga paparating na mga air-launch cruise missiles. Idagdag lang natin na bagamat hindi kasing advanced tulad ng mga latest na 5th generation stealth jet tulad ng F-22 Raptor at F-35 Lightning II ang mga F-16 ay dahil nga sa pagkakaroon nito ng natatanging kapabilidad at range ay lupangang napakalaki talaga ng maitutulong nito para sa Ukraine. Sapagkat uulitin nga natin na may kakayanan ang fighter jet na ito na magkarga ng ilang mga deep strike weapons na siyang ang magdaragdag laban sa mga sundalong Ruso na malagay ito sa ilang mga nakapangangambang mga sitwasyon. Ngayon nga kasing dumating na ang unang hanay ng mga Falcon sa kalupaan ng Kyiv ay magkakaroon pa ngayon ng mas mahusay na kapabilidad ang mga Air Force ng Ukrainian na magsagawa ng strike para puntiryahin ang mga military infrastructure at gayon din ang iba pang mga mahahalagang pasilidad kahit pa mismo sa loob ng teritoryo ng Russia, lalo pa naman sa kasalukuyan ay ang natura mga target ay hindi ganoon kaprotektado dahil na rin sa mga limitadong air defense system ng mga Ruso na kanilang epinwesto sa kabuuan ng kanilang bansa. Kung kayo ang tatanungin mga kataps, halimbawang ikaw ang nasa katayuan ni Zelensky o ng depensa ng Ukraine, hindi nga ba't mas maigi pa din na may dumating na karagdagang lakas para sa inyong Air Force kesa naman sa aasa ka lang sa kasalukuyan yung mga luma at halos outdated na ng mga air fleets. At speaking sa outdated at mga luma ng gamit panlaban sa area ng mga Ukrainians, hindi ba't kahit nga ito lang ang kanilang mga gamit sa nakalipas na halos magtatatlong taon na mula nga ng lusubin ng Russia ang Kyiv, ay makikita ngang sila ay nakakasabay at hanggang sa ngayon ay ilag pa rin o hindi pa rin ganoon kakumpiyansa ang mga Russians para isabak ng husto sa sakop na area ng Ukraine ang karamihan sa kanilang mga warplanes. Eh kung gano'n na nga, na kung dati ay medyo takot pa rin ang mga Ruso na lumusob mula sa ere, gayong hindi gano'n kalakas ang kapabilidad ng Air Force ng bansang kanilang inaatake, eh paano pa nga kaya paglubusan ng na-full force o naipadala ng lahat sa Ukraine ang inaasahang 79 units ng mga F-16 Fighting Falcons, taglay ang dekalidad at mas pinalakas na makabagong mga weapons o missile na pinapapalooban ng teknolohiyang mula sa bansa ng Amerika. America.